Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Follow-up video lang po dun sa video natin kagabi. Nilagyan po natin ang air escape katulad po nung kay Bro Kasenet. Effective mga boss. In-upload ko po at baka may gumagawa po ng ganitong forma bago po nila dapat ikabit malagyan na po ng air escape. Yung sinasabi po ni Kasenet na wag na lang itapat dun sa binubugahan po ng ng apoy dun sa bandang gitnang butas po natin. Diba tatlo po butas niyan, isa sa lalim, isa sa gitna, tapos yung pa ibabaw. Yung butas po na yun sa bandang gitna, itatapat po natin sa mga butas po natin sa gitna. Nakatapat po siya mismo, tapos huwag itatapat dun sa buga, ililihis po para hindi tumama yung apoy. Yan nga po ang hirap patamain dahil ang dami natin butas dyan 12. Ang hirap pa lihisin. Pero okay, walang usok mga boss. Mali pala yung gawa ko nung una. Mausok. Dapat pala sinunod ko yung sinabi. Sinunod ko yung sinabi niya noon ay mausok. Ewan ko buo ngayon bakit mo wala usok. Yung sinunod ni Bro Kasenet. Bro Kasenet, pasensya ka na. Dun sa sinabi namin na na mausok pag nilalagyan ng escape fire, pasensya ka na talaga, tao lang talagang nagkakamali, sana mapatawad mo ako Bro Kasenet. Nagpapasalamat din ako sa iyo Bro Kasenet dahil natuklasan mo itong ganitong klaseng kalan. Kung wala ka, wala kami nito, wala ako nito pala. Effective pala yung invention mo, bro. Salamat. Doon po sa mga patuloy na nagpursige sa akin na lagyan ng escape fire. Salamat din po. Ipinalo up ko na lang po ng video kasi nga tawag po dito baka po may gumagawa na. Dapat po bago ikabit, lagyan na ng escape fire. Yung sa taas pong mga butas, kahit mga 2 inches ang pagitan, tapos 1 pulgada naman galing sa ibabaw ng sa labi ng chamber mga boss. Ayan. Hindi po talaga makiblower mga boss. Number 2 lang, malakas pa rin. Panakinin po ng sinaing pala dyan, dapat meron kayong lata kasi sobrang hina na ng 1, mamamatay na po yung blower. Pero testingan nyo rin po kung kung kaya papahinaan. Pinahinaan ko hanggang number 2 mahina na yung ikot ng electric fan, malakas pa rin po yung apoy. Saka may halo na pong orange. Maganda lang po pala yung pagmalakasan. Doon sa ginawa ko po na taga Makati, kung nanonood ka po, pasensya ka na po, hindi po naging ganito yung kaapoy ninyo. Nabuga-buga po yun dahil hindi ko naman naisip na lagyan po ng ganyan. Pwede nyo pong palagyan, gayahin nyo lang po ito, pwede nyo pong palagyan sa marunong. Daray na lang naman po katapat nyo. Butasan lang sa ilalim, katapat ng mga butas ng burner, tapos ililihis sa buga mga boss. 5 piraso lang nilagay ko sa ilalim. Sa ibabaw, kahit marami, yung kay Bro Kasenet nga marami. Ayun, ginawa ko po dyan lang. Parang 9 na piraso lang o 8. Kahit marami siguro, pwede po. Hindi naman umusok mga boss. Walang usok pala. Mali lang yung gawa ko nung una. Maraming salamat po sa nagsusubaybay. Follow up video lang po ito. At baka po may gumagawa ngayong araw, may habol na po nila, baka may fix na agad nila, mahirap magbutas. Maganda po dyan ah. Tsaka bawasan na rin yung butas sa ilalim mga boss. 12 yan ay sa gitna pala. Kahit gawin na lang ulit 8. Sorry, kahit gawin na lang po 8 para hindi mahirap palihisin dun sa air escape natin. Yung sa ilalim, kung gusto nyo, 12 pa rin. Yung ginawa natin una, 8 naman yun. 8.
ganyan pa rin ang apoy. Lakas ang apoy mga boss. Kalahati lang yun, no? Kalahati lang yun, no? Kalahati na sa adjuster. Apaw na sa kawali. Pang talyasi po talaga yan. Yung ganyang kalan. Pang malalaking kaldero po talaga yan. Ang bagay, tama, yung ano yan. Yung sa mga nagpaparis. Bagay na bagay po yan. Ang ganyang klase. Salamat po. Nang marami. Hanggang sa sunod na upload na lang po.